Hello everyone, good morning America and good evening Pilipinas. Kumusta kayo? This is Leah from Leah Buigay Channel again. Isang masaganang umaga sa mga nandito sa America. Andito na naman uli ang inyong Dear Ate Yang Yang. So, meron na naman ako sa inyong ibabahagi at ito po ay ang mga pagkain or inumin na pamparigla. Ito po ay sa ating mga kababaihan. Before anything else, shout out to Miss Lalin Fulgado from the Philippines. Family Fulgado, shout out and good evening to all of you. Family Fulgado from Leah Buigay Channel. That's my pinsan, Lalin Taladro, in her single name. So, una po, ano-ano po ba yan? Ang una po ay ang cinnamon. Hindi naman lingid sa atin yan, alam na natin yan kung ano yung cinnamon. Ang cinnamon po ay merong cinnamon powder or merong cinnamon tea. Ang cinnamon powder po ay kalahating kutsara at ilagay natin yan sa baso at pwede po natin yan haluan ng honey bago po natin yan inumin. At yung cinnamon tea naman ay obvious na lalagyan lang natin yan ng mainit na tubig or pwede rin natin haluan ng honey. So, depende po yan sa inyo. So, pwede nyo rin po yan ihalo sa kape or sa milk yung cinnamon. So, ang cinnamon po ay hindi lang pamparigla, mabisa din po itong pampaalis ng dysmenorrhea or sakit sa puson. Ito po ay ayon sa aking pananaliksik. Ibinabahagi ko lang po sa inyo, isinulat ko sa papel para ay aking maikwento sa inyo. So gawin niyo po ito for 2 weeks. Ito po ay after meals niyo pong iti-take. Ayan, mabisa din po ang cinnamon for antibacterial. Ayan, cinnamon po. At ang cinnamon po ay isang Chinese remedy daw po ito na nakakapag-aggravate sa katawan para lumabas ang inyong regla. Ayan, yun po yung cinnamon. Ang susunod po is ginger. Ginger or loya. Alam naman natin yan, ginger or loya, pangkadalasan yan ay pakukuluan natin, parang ginagawa nating tea. Pero yan po ay isa sa nakakatulong upang tayo'y maging normal ang ating regla. So, ang preparasyon po ng ginger ay magdiktik kayo at inyo po yan pakuluan. Ang isang baso ay sapat na. Lagyan niyo ng kalahating kutsara ng asukal or honey, pwede rin po. Inumin niyo po ito sa loob at yan po ay iinumin niyo sa loob ng isang buwan at 3 beses sa isang araw. But before nyo inumin yan, ay kailangan po ay kumain muna kayo. Ayan, kailangan po ay kumain muna kayo bago nyo po yan inumin. Yung pinakuluan yung luya. Pwede po yan haluan ng honey. So yan po ang luya, yung pangalawa. Ang susunod po ay, alam nyo ba yung sesame seeds? Yun po yung linga. Linga sa atin, ang tawag sa atin ay linga ba? Tama ba? O sesame seeds ay linga. Ang sesame seeds po kasi ay nakakatulong daw po mag-balance. Nakakatulong po yan mag-balance para lumabas ang ating mga regla. Ang isang dakot po niyan ay pwede na. Inyo pong ilalagay yan sa kawali at pababrown. At
Pagka-brown ay pwede nyo na po yan kainin. Ang pwede naman po yan, gilingin nyo. And kung yun ang feel nyo na ganun ang pagkain, gilingin. Or pwede naman pagka-brown ay kainin nyo na. So, isang dakot ay pwede na yan. Para dyan sa linga. Pwede nang... salinga. So, ayan ang salinga. Yan ay nakakapag-balance ng hormones para lumabas din ang ating regla. Isang dakot niyan ay pwede na ilagay nyo sa kawali at ipabrown nyo. So, pwede nyo na yun kainin or pwede nyo gilingin bago nyo kainin. So, yan pong sesame seeds ay kakainin nyo po yan araw-araw na wala pang laman ang inyong sikmura sa umaga po yan. Ayan, gagawin nyo po daw ito pagkain ng sesame. Gagawin nyo yung pagkain ng sesame seeds sa loob ng isang buwan. At kapag naman po ay meron kayong buwan ng dalaw, ay bawal po yan kainin, yung sesame seeds. So, kapag wala pa po yung inyong dalaw, saka po kayo kakain yan. Sa loob po ng isang buwan, yung pagkain po nung sesame seeds, ilalagay lang po sa kawali, ipapabrown, and pagka-brown, pwede nyo na pong kainin yan. And, kung gusto nyo, gilingin nyo and kainin nyo, yun po ang paraan ng pag-ano yun. So, ang susunod po is yung aloe vera. Hindi ko aakalain na yung aloe vera po ay kinakain. Hindi ko alam. Ayon lang sa aking pananaliksik, ang aloe vera po ay kinakain pala talaga. So, hindi ko siya kaakalain na kinakain. So, ang aloe vera ay makakatulong para pamparigla din. So, aloe vera ay itinatama ang inyong buwa ng dalaw. Ang aloe vera po ay makakatulong para itama ang inyong buwa ng dalaw. So, nakakatulong po talaga siya, ang aloe vera, na magrigla kayo buwan-buwan. Ayon sa aking pananaliksik. Paano po ang paghanda ng aloe vera? So, paano po natin yan ipiprepare yung aloe vera na yan? So, kukunin nyo po yung loob, yung parang gel yan siya sa loob. Lagay nyo sa baso yung gel na yan. At yan po ay pwede nyo pong haluan ng honey din, lalo na doon sa mga first timer na kakain yan. Siyempre may ilang ka pa. So, haluan nyo po ng honey. So, pwede po yan haluan ng honey. At ititik nyo po yan bago kayo kumain sa umaga. So, itik nyo po ito bago kayo kumain sa umaga. At dapat wala pang laman ang dyan talaga. So, bago talaga kumain, i-take nyo na yan. And, ang gagawin nyo na, gagawin nyo po yan sa loob ng 3 buwan. Sa loob po ng 3 buwan po nyo yan ang gagawin. Kain po kayo ng aloe vera and haluan nyo po ng honey, makakatulong po yan upang tayo'y magrigla ng buwanan and normal na rigla talaga. And ang susunod po ay ang papaya. Nakita natin yung papaya. Diba marami yan sa atin sa probinsya, yung papaya. Piliin po natin yung papaya na hilaw pa or green. Green pa siya. So, ang gagawin po natin dyan sa papaya ay atin po yung i-blend and gagawin po natin yung juice. At kung hindi nyo makakayang inumin, ay pwede nyo din po yan haluan ng honey, yung magiging juice ng papaya. At yan po ay atin po yung ititake sa loob din ng 3 buwan. Nakakatulong po yan sa pamparigla po sa ating mga kababaihan. Ang papaya po na bunga, yung green na green pa. Ibi-blend po natin yan and then i-juice and haluan po natin ng honey
para mainom natin kung hindi natin kaya. So haluan natin ng ani. Gagawin nyo po yan sa loob ng 3 buwan. Makakatulong po yan sa atin para sa pamparigla. So ayan, ang susunod po is yung luyang dilaw. Ako hindi po masyado itong alam, luyang dilaw or turmeric powder. So may turmeric powder po. Ang gagawin niyo po natin is kalahating kutsarita, ihalo or haluan din natin ng honey. At inumin, haluan natin ng honey or pwede nating ilagay sa gatas itong turmeric powder. So ayan, gagawin niyo po yan. Gagawin nyo po yan or iinumin nyo po yan sa loob ng 1 hanggang 2 linggo lamang. Yung turmeric powder or luyang dilaw. Ayan. At yan po ay after meals nyo iti-take. After meals nyo pong iti-take. Yan. Makakatulong po ito upang tayo ay magrigla yung luyang dilaw. So luyang dilaw, yung turmeric powder po ay pwede po natin haluan ng honey o pwede po natin yan ihalo sa milk. Yun. So yun ang mga iba't ibang inumin or pagkain na pamparigla sa ating mga kababaihan. At ito ay based lamang po sa aking pananaliksik. Mas higit po na nakakaalam pa din ang ating mga dalubhasang doktor. Ito po ay sa aking pananaliksik lamang. Mas nakakaangat pa rin ang karunungan ng ating mga doktor. So ayan po ang inyong Dear Ate Yang Yang. I-share ko lang kung ano yung nalalaman ko ayon sa aking pananaliksik. Kung ano-ano yung mga pagkain at inumin na pamparigla sa ating mga kababaihan. Ayan, there is Leia from Leia Boykay, ang inyong Dear Ate Yang Yang. Ibinahagi lang po ang tungkol sa mga pagkain at inumin na pamparigla sa ating mga kababaihan. Lahat po yun ay makakatulong sa inyo, lalo na kapag may problema kayo pagdating sa inyong buwanang dalaw. Ayan, maraming salamat everyone. I hope na makatulong sa inyo, mga kababaihan, kamisis, kaparehas ko. Thank you. I hope you like it and put comment down below and please subscribe to my channel. This is Leia again, from Leia Boykay channel.